بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. mga kapatid at sa mga kaibigan na kakilala sa akin na mga Kristiyano, at lalo na sa akin mga kapatid na mga Muslim. Una, ito si alias Eli Sabactani, Eli Smith. Okay. Ano pa, Emmanuel Messias, ano pa, Brian Chances, ano pa kaya, ha? Ito lang ang nakita ko. So first time ko nakakita nga so far na isang tao, apat ang account sa aking nalalaman lang. Siguro sa akin, hindi ko pa nalalaman, baka abot pa na ng dosina-dosina. Itong klaseng na tao ay kumatapang siya sa debate, ipaagi niya sa, ipadaan niya sa legal na paraan. Dapat, doon niya pinadaan sa debaters convention. And actually, siya naman ang naghila sa akin doon sa debater convention. Ilang beses ako nag-text ni Mr. Russia Vista bilang isang moderator or representative ng debaters convention, ay walang reply sa akin. Walang reply. At gumawa na kami ng paraan rin, kasama siya yung inibitahan, ikaw Mr. Father Alias, tawagin lang kitang Father Alias dahil ang dami mong alias eh. Okay, aliases. Ikaw ang unang nag-approach ni Mr. Russia Vista. Ina-approach mo siya at nag-reply siya, at siya rin ang nagsabi sa akin. Ikaw rin ang nag-schedule noon, Sabado ng hapon. Pero anong nangyari? Ini-indian mo kami, hindi ka nag-attend. Ngayon, nag-schedule ikaw na ikaw lang. First time in my life, tumanda lang ako sa debate na isang tao lang ang nagsasalita nga magdebate, ganyan ang oras, ganyan ang araw. Without my consent, without my ano, mayroon pa ngang pre-debate talk supposedly. Hindi ako natatakot sa inyong Father Alias. Ang akin lamang na hindi mo ako babastusin. Okay? Ayaw kong bastos kasi ang bunganga. Binabastos mo na ako dito sa Facebook. Anong ginagawa mo, mga caricature? No problem sa akin. Sanay na ako dyan. Pabayaan ko lang mga tao, mga sirang ulo, para tuluyan silang masisira. Okay? Pero kung sasabihin mo, schedule this coming Saturday, let the debaters convention representative talk to me, and I will talk to them. Pinagmamadali mo ito, ginagawa mo ito, sulo ka lang, para kung hindi ako sisipot, mayroon ka namang ipagyayabang. Kung hindi ako sisipot. Sino bang sisipot? Ikaw lang gumawa niyan eh. Walang nag-midget sa atin. At hindi ko alam ang dami kong debate ngayon. Mayroon akong apat na debate. Pinaghandaan ko ito, apat na debate for the month of October. Bigla kang pumasok. Ikaw ang naggawa ng schedule. Kung di pa man sira ang ulo. Kung ang tao ay may tamang pag-iisip, kung hindi man basyo ang utak, sa debate, dapat mayroong mediator, mayroong moderator, mayroong tagapagitna. Gaya ng mga nangyayari dyan, apat yung makipagdebate sa akin, tatlo mula sa debater convention, sila nag-offer sa akin. Gaya ni Mr. ni Pastor Camacho, si Pastor Wimpy, sino pa yan, si James, Pastor James. Ang nagbigay nito sa akin ay ang debater convention. Wala ka pa nga siguro ikaw kahit isang debate. Magpakita nga ikaw isang debate mo, Mr. Father Alias. Magpakita ka ng isang debate. Tingnan natin kung mayroon na ba. Wala pa eh. Dahil yung style mo, kababuyan yung style mo eh. Kababuyan yung style. Ginagawa mo yan, tahol na tahol ikaw. Dahil takot ikaw eh. Takot na takot. Ang buntot mo ay baluktot sa ang buntot mo eh. Ikaw na lang ang katakutan ko, eh hindi ka pa isinilang siguro sa mundo, nakipagdebate na ako eh.
Katandaan ko nang ito, ako pang kwan mo. Huwag mong ipasok sa bulsa. Huwag ganon. Huwag mamayabang. Huwag magbabastos. Alam ko, ang debate ay may rules. Wala pa nga napag-usapan ang rules eh. Wala pa na pag-usapan ang actual nga specific subject eh. Ano ba ang subject na pagdidebatehan? Wala pa eh. Sabi mo, magpili ako, partida. Yung nagpili ako, papatunayan ng Biblia salita ng Diyos. Ngayon, si mayroon kang ano, mayroon kang i-attach according sa referensya Quran, Hadith. Eh, sabi mo partida eh. Bakit bigyan mo ako ng partida? Sinisingit pa ang gusto mo. Bigyan mo ako ng partida sa so, akong magpili. Papatunayan na ang Biblia ay salita ng Diyos. Yun. Yan ang pinili ko eh. Ngayon isingit mo ayon sa Quran at ayon sa Hadith. Kawawa ka naman. Lagyan mong pabango ang Biblia, ha? Magkuha ka ng pabango mula sa Quran at mula sa Hadith. Kawawa ka naman. So, mga Muslim ay maraming nagsabi sa akin, halos lahat ng mga Muslim nagsabi sa akin, huwag patulan ang ang buhangan niyan ay bastos. Mumurahin, kanal. Sino bang gustong ganun? Dahil alam ko naman sa pre-talk debate, doon mo matatansya ang taong dapat, karapat dapat bang debatihin o hindi. Kung may pre-debate talk, ibig sabihin before the debate, prior the actual debate, doon mo matansya ang tao, karapat dapat mo bang harapin o hindi. Eh wala eh, dumiritso eh. Nagdawa siya ng schedule, sarili niyang schedule. Di ba katawa-tawa yan? Hindi ba yan ay talagang katotohanan, papapatunay na ikaw ay isang kuward at isang hangal? Ha? Di po ba? Oh. So dito lang ako mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Inshallah, abangan po ang inyong lingkod sa mga debate ngayong October 2 ni Pastor Magdaleno. Mayroon naman ako sa October 11, October 20 at sa October 30 ang last po about Quran, okay, nga salita ng Diyos. Ako po ang affirmative sa October 30. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ito po ang inyong lingkod Ibrahim Rumas. I will say subhanakallah allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.